Hello, magandang araw ulit. Meron na naman ako ibabahagi sa inyo na wiring. Iba to eh, kasi naiba eh. Alam kong naiba kasi wala pa sa inyo. Lalagay tayo ng underglow. Alam nyo naman po yung underglow, ano, yung ilaw sa ilalim. Pero ang gagamitin natin ay mura lang. Kasi masyadong mahal yung underglow, saka madaling masira. Pag nabasa ito sa ilalim, kasi prone pa naman sa tubig yung ano, underglow, kasi nasa ilalim nga po, ano. Pag nabasa yung underglow, sira agad. Gamitin natin ganitong klase lang na ilaw. Mga ganito. Tatlong ilaw po. Green, orange, or dilaw, saka red. Ala stoplight style. Normal na ano na riding. Siyempre, tumatakbo ka, ang ilaw mo kulay green. Once na mapreno ka ng kaliwa, eh, siyempre mag-slow down ka. Parang nasa traffic light, pag nakita mo nang na-green, slow down, di ba? Yung sa atin naman, pag nagpreno ka ng kaliwa, slow down na ng ilaw, dilaw, or orange. Pag fully stop naman, pagpreno mo ng kanan, siyempre pag kanan kasi, magpo-fully stop yan eh, kung sakaling bigay mo sa sagad. Kung sasagarin, baka bumalikad ka naman, di ba? Ayun na nga po. Ito, ituturo ko sa inyo kung paano wire. Bali, yung video na nandyan ay yung sample ko lang dati pa. Pero pinaka-the-best na gawin natin, ala traffic light style. Pag naka-full stop ka, preno mo sa kanan, ang ilaw ay pula. Salitan po yun, tatlong kulay. Astig ang ilalim mo, paiba-iba. Sige po, panoorin po natin kung paano. Ito na po yung diagram pala. Kailanganin natin ng dalawang relay. Bali, ito po yung relay, dalawa, speedity relay. Ang relay na ito ay 12 volts 10 amperes po, ano. Mahanap nyo po ito sa electric supply. Bali, ang paan ito ay 5. Ganito po yan ito. Pag ito sinuplayan mo siya, automatic, kung anong sinuplay mo rito, babato na agad dito. Ngayon kung sinuplayan mo ng negative dito or positive, kung aliman sa dalawa rito ng 12 volts, yung supply nito babato rito. Ano? Naintindihan nyo po? So, okay na. Bali, ito yung left na brake switch. Right. Ito yung right brake switch. Ito, ang connection na to, pwede mo siyang i-connect dito. Tanggalin na natin dito. Kung ikaw ay may switch na ng ano ng headlight switch o kaya yung may taillight ka na kontrolado ng switch mo, ganun, pwede mo i-connect na rito rekta sa taillight. Wala ka additional na switch na ilalagay, di ba? Pero kung wala, gagawa mo ng sariling linya. Ito po yan. Ito, halimbawa, ito, papalagay mo, ito yung switch mo na po, ano. Kung Yamaha yung motor mo, maghanap ka lang ng kulay brown. Kung Honda naman, kulay black. Kung Suzuki, kulay orange. Kung Kawasaki, kulay brown. Brown. Oh, mga ganun, brown. Masyadong kabisado yung Kawasaki. Kasi konti lang kasi yung ano eh, nagagawa ng Kawasaki. Pero yan po. Yung ground naman, tandaan mo lagi, pag ito, i-order na rin natin dito. Pag Yamaha, kulay black yung ground. Pag Honda, green. Pag Suzuki, black. Laki ilo. Laki ilo ba? Sa Suzuki, black white pala. Black white. Sa Kawasaki, black yellow. Yan lang mga tandaan mo. Kulay kung halimbawa, hindi ka nagme-mekaniko, nag-install ka lang mga accessories. Ito lang.
mga dumada na mga ano na to, dumana na susian, kaya walang problema, hindi masunog yung motor mo. Ano? Ano? Bali, ito na. Saysayin natin. Pag on mo ng ignition, ano, ng switch mo, halimbawa, naka, ano, umandar ka na. Pag on mo ng switch, natalo yung current rito, papunta rito, ang iilaw nito, yung kulay green. Kulay green, ano, kuha. Pero once na nagpreno ka, pagpreno mo, yung daloy ng kurinti nito, babato rito. Kaya yung ilaw na green, mamamatay. Pupunta rito na yung linya. Pupunta rito. Ito ang iilaw yung orange ngayon. Kuha nyo? Sundan? Ito. Kulay orange. Pero pag dating ng preno mo ng kanan naman, ito, tingnan nyo po ito. May diode po ano. Tayo po ito. Kahit nilagyan ng diode, para kung nagpreno si kaliwa, hindi mapupunta yung supply niya papunta rito. Maharangan ni diode, ano? Kuha? Ngayon, kahit nakapreno ka ng kaliwa, inag-full stop ka, inapapreno ka ng kanan. Ang daloy ng kuryente naman ito, ito. Ah, kanya siya. Ang nandito ano, yung kuryente rito, papunta na rito, iilaw na. Diba nagpe-preno ka ng kaliwa? Preno mo ng kaliwa, babato yung kuryente rito, papunta ka dyan. Tapos, ang iilaw naman ngayon, pag-preno mo ng kanan, babato rito sa kabila, ang iilaw, kulay red. Ano, sandan nyo? Tali lang po yun, oh. Kaya pag naka-on na yung ilaw mo rito, ang ilaw, kulay green. Oh, siyempre, tumagdadrive ka. Papreno kang kaliwa, ilaw, orange. Tapos, red, pag full stop. Oh, di style, ano lang, parang traffic light lang, di ba? Kasi pag tatawid ka ng traffic light, green, go. Pag orange na, medyo warning na yan, eh. Pag red, full stop. Diba? Parang ganun. Ano, nasundan nyo po, ano? Dali lang. Pwede mo namang i-DIY ito. Halimbawa, mga kalikot-kalikot ka, ganyan. Tipid pa. Kasi ang gagamitin mong, ano, ilaw, ng ganitong klase lang. Kasi underglow, ilang beses ko na rin nasubukan yun. Ganda, ang ganda yung ilaw niya. Problema, mahal. Kaso, pag nabasa yung underglow, daling masira. Di gaya nito kahit abad mo sa tubig to kasi ito waterproof to eh. Ah, okay na po, no? Pa-subscribe natin po kay ano, kay Master Butin. Ito, Brad. Kung maarte ka sa ilaw, baka gusto mong ganito. Pag on ng headlight, ilaw sa baba. Pag preno ko sa kaliwa, iba yung ilaw. Preno po yan, ha? Nakapreno. Tapos, sa kanan, iba rin ang ilaw. Stable na ilaw niya. Green. Blue. Kaliwa. Ilaw. Yes. Ano? Ano lang, Brad? Baka gusto mong ganyan. Maka ko sa ilaw, oh. Kaliwa, kanan,